Sabihin ng motor. Yan. So, ito yung tamang paglagay. Hello guys, have a nice day po sa lahat. Nagbabalik naman ng nag-iisang ninong nyo, ninong ng bayan, Silvans Vlogs. So, kamusta kayo? I hope nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Saka mamaya may ipapakita ako kung paano maglagay ng automatic pressure switch sa pump. So bago yan, shout out ko muna yung mga members ko. Firstly si Superinda in Finland, saka si Mercy and Marcos, si Twin MJ, JD Lalabs, James Garrett TV, V Farm TV, tsaka si Indaya Rhodes Lagora, tsaka sa husband niya na si Engineer Marty, tsaka yung kaibigan ko na si Annabella Kretschmer. Shout out na pala kay Mitsuki TV, bago kong member. Sundan nyo, pwede nyo rin na supportaran sila kasi very supportive sila guys when it comes sa bananas nyo tsaka sa mga WH nyo. So don't miss a thing, support nyo rin sila. At saka shout out din sa asawa ko tsaka sa anak ko Cecil tsaka sa anak ko na si Silvana. And of course, shout out din sa Five Roses ko. Consists of Superinda in Finland, Scott's Pinay Vlog, Yaya Sayi, Junalens Channel, saka yung nag-isang ilongga ko na Roses, na Rose, si Mary Gons. Mary Gons lang malakas. So guys, samahan nyo ako para ma-unbox natin yung isipress na automatic tsaka matesting din natin sa tubig mamaya. So that's it guys, naot-naot muna tayo. Tsaka ako nga pala yung link ng mga members ko, ilagay ko sa chat box para masundan nyo sila. So guys, ito yung sinasabi ko na automatic na para sa pump. Yung name niya is Isipress. Kanya to ng Pedrolo na company. Saka original yan, made in Italy. Ito yung sinasabi kong Isipress 2. Para to sa 2HP yan. Nakalagay sa talaga pang 2HP siya. Isipress 2. Meron to Isipress 1, pang 1HP din. Yun ang i-testing natin mamaya. Pero ito lang yung available na i-unbox natin. So, unbox natin para makita nyo. Yan, ito siya. Yan, bali, lagay nyo dito yung supply sa 1 and 2. Tsaka sa 5 and 6 yung motor. Yan. Andyan yung diagram niya. Mag-install nito. Lagay nyo to sa discharge ng motor. Ito yung discharge ng motor. Tapos, dito yung outlet niya. Lagyan natin ng Teflon mamaya. I-install ko sa motor para makita nyo. Pero yung gamitin ko doon, yung Isipress 1 siguro. Tingnan natin kung anong available doon sa workshop mamaya. Kasi andar naman to sa 1HP kahit
pang 2 HP siya, under sa 1 HP. Pero mas mabuti talaga sundin natin pag isa fresh to, pang 2 HP talaga. So okay, punta ako ng workshop para doon natin i-testing ha. Tinatawag nila na Isipress, Isipress 1. Yung Isipress 1, pwede yan sa 1 HP. Pag Isipress 2, 2 HP naman. Kaya ito Isipress 1, kaya lagay ko sa 1 HP. Yeah, 1 HP na motor. Yan. So ito yung tamang paglagay. Yung motor, ito motor to, yung dalawa. Yan, nakakabit yan sa motor. Tapos ito supply ito, to 20. May supply ito to ngayon. Naka-standby pressure na siya. Yan. Hindi naman kayo magkakamali ng pag-install dahil may diagram dito. Yan. Yung 1 and 2, linya, line neutral siya. Your 3 at 4, ground. Yung 5 at 6, ayun ang nasa motor. Yan. So ngayon, hindi ko lang muna lagyan ng takip. Nakabukas na siya. Para madali mamaya magbaklas ng wire. So itesting natin na operation. Naka-install na to. May put bulb na yan sa ilalim. Yan. Tapos, naka-close na to. So open natin to ha. Para check natin kung gumagana. Yan. Gumana yung pump. Pag operation siya, yung ilaw na pula power yan, yung green yan ng operational light niya. Ibig sabihin gumagana siya. Yan. Yan, yung pressure yan. So, i-try natin na i-close ha. Pag i-close natin to, dapat automatic mamamatay ito. Pero may delayed timer siya na 10 seconds. So, off natin dito ha. Yan. Bilang tayo mga 10 seconds mamamatay yan. Yan. Patay na siya. Yan. Nakita nyo yung indicator na light. Pag naka-off yung green light, off din. Pero yung pula, steady yan. Kasi power light yan. So, open natin ulit. Last testing, ha. So, gumana siya ulit. So, off natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. More or less mga 10 to 12 seconds. So, okay. Yan. Yan ang tamang pag-install. Okay, guys. Thank you for watching. Shout out nga pala sa Team Puyaters. Tsaka sa Pinoy Universal YouTubers. At tsaka sa Team Alliance. Shout out guys. Ingat kayo lagi. Tsaka thank you for supporting small YouTubers. Tsaka shout out din sa Ilonggo Vloggers. Alam nyo na kung sino kayo. Sa kaibigan ko na si Edge Traveler. Tsaka si ako at si Corolla. Sila yung mga kauna-unang kaibigan ko nang nag-uumpisa pa lang ako sa YT. Si Edge Traveler tsaka si ako at si Corolla.
So, nasaksihan nyo naman ang walang kabuluhang video ko. Salamat sa pagpapanood. Tsaka advice ko lang guys ha. Kasi kadalasan nangyayari ito no. Pag may nag-comment po sa video natin, pakipusuan nyo naman. Pa-heart naman kung wala kayo time mag-reply, heart nyo. Para naman ma-feel ng mga nagko-comment, nag-subscribe sa inyo na nanabasa nyo rin yung mga comments nila. Kasi hindi naman tayo artista. Huwag kayo feeling artista kasi nakaka-bad trip kasi pag nag-comment ka. Minsan nag-comment ka doon sa isang pinapanood mo. 1 month na, hindi mo lang napansin yung comment mo. O baka napansin rin, hindi rin pinusuan, hindi rin nilike. Kaya nakakasakit ng damdamin. Kaya advice lang. Pusuan natin yung nagko-comment para ma-feel naman nila yung care natin sa kanila. Tsaka yung support natin sa kanila. Yung mga kunting bagay lang yun guys, pero yun ang nagpapadami ng mga tagahanga natin. Kasi kadalasan kasi hindi naman tayo kagwapuhan. Tsaka siyempre, simpleng vlogs lang naman yung ginagawa natin. Kaya pasalamatan natin yung nagsusupport sa atin. Kadalasan kasi yung nagsusupport, nagko-comment talaga yun. Kaya kung lang tayo mag-reply, heart lang, sapat na yun. Pero mas maganda talaga replyan natin. So ayun guys, update lang. Tsaka salamat sa panood ng video ko. Comment lang kayo doon. Kasi pag nag-comment kayo, binabalikan ko kayo, pinapanood ko rin yung mga video nyo. So, ayun. Salamat guys. Until sa next video ko, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay tayong mga OFW sa buong mundo. Tsaka, God bless po sa atin lahat. Ingat kayo. Panalangin ko palagi na sa mabuti tayong kalagayan lahat. Okay? So, I love you all. Bye-bye.